Magandang-magandang araw sa ating lahat. Saan man tayo sa mundo, mga kababayan, nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan. Si Vice President Sara umayaw na sa kanyang kahilingan na magkaroon ng confidential at saka intelligence fund. Hindi na kayanan ni VP Sara ang mga congressman para sa kanyang hinihiling na pundo para sa intelligence at confidential fund, mga kababayan. Hindi na po pinilit ng Office of the Vice President ang pagkakaroon o paghingi ng confidential fund para sa OVP at DepEd para sa 2024 budget. Yan po ay kinumpirma ni VP Sara sa isang pahayag na ipinaskil sa kanilang social media pages. Ayon po sa kanya, nagpapanukalo lamang ang OVP ng budget upang suportahan ang ligtas na implementasyon ng kanilang mga programa, aktibidades at mga proyekto para po sa mamamayan Pilipino. Gayunpaman, wala na anyang silang planong isulong pa ang paghingi ng confidential funds dahil sa nagdudulot lamang ng isyo ng pagkawatak-watak na taliwas sa kanyang sinumpaan na pananatiliin ang bansa na mapayapa at matatag. Yan po ang pahayag ni Vice President Duterte. Subalit, mga kababayan, inapurban naman ng Senado ang pundo ng Intel Fund ng Office of the President na 2.3 billion pesos. Pero, question ni Senate Minority Leader Pimentel ang paghingi ng Office of the President ng 2.3 billion na Intelligence Fund para sa susunod na taon. Sa plenary deliberation na panukalang 2024 budget ng Office of the President na 10.645 billion, sinabi ni Pimentel na wala siyang problema na bigyan ng confidential fund ang tanggapan ng Pangulo. Subalit, hindi umano makatwiran at questionably ang legal basis ng intelligence fund. Para dito, yan po ang sinabi ni Minority Floor Leader Aquilino Pimentel. Ang paliwanag pa ng senador, hindi naman nagkakalap ng intelligence ang OP or Office of the President, kundi consumer ito ng intelligence information na kinalap ng mga ahinsya na nasa ilalim nito. Base rin umano sa joint circular ng Commission on Audit at iba't ibang ahinsya ng Intel Fund ay para sa pagkalap ng intelligence information ng mga uniform at military personnel, gayon din ang mga intelligence practitioners. Wala daw sa kategorya ito ng Office of the President dahil ito ay civilian. In example niya ang Estados Unidos umano na tinularan ng mga batas ng Pilipinas ay walang Intel Fund ang Pangulo at binibigyan lang siya ng intelligence information ng 16 na ahinsya. Ang sabi naman ni Chairman Finance Committee Sunny Angara na nagdepensa sa budget ng Office of the President, kailangan ng Pangulo ng mahalaga at hindi filtered na informasyon bilang Commander-in-Chief dahil gumagawa siya ng mga crucial na desisyon. Sinabi pa ni Angara, hindi naman humingi ang Office of the President ang dagdag na Intel Fund kundi tulad lang ng halaga na natanggap nila sa nakalipas na 4 na taon at kailangan din i-report ang paggasta or paggamit nitong Intel Fund ng Pangulo. Bandang huli ay inapurban din ang panukalang budget ng OP
or Office of the President matapos ang wala pang isang oras na deliberasyon. So napakaganda po yan mga kababayan dahil nagkasundo ang mga senador na tanggalin yung CIF or Confidential Intelligence Fund ni BP Sara at nagkasundo rin sila na bigyan ng Intel Fund ang Pangulo. So maganda yan, may pagkakasundo-sundo ang mga senador sa pagripaso sa 2024 budget ng Pilipinas. Ang sabi naman ni Chairman Finance Committee Sunny Angara na nagdepensa sa budget ng Office of the President, kailangan ng Pangulo ng mahalaga at hindi filtered na informasyon bilang Commander-in-Chief dahil gumagawa siya ng mga crucial na desisyon. Sinabi pa ni Angara, hindi naman humingi ang Office of the President ang dagdag na Intel Fund kundi tulad lang ng halaga na natanggap nila sa nakalipas na 4 na taon at kailangan din i-report ang paggasta or paggamit nitong Intel Fund ng Pangulo. Bandang huli ay inapurban din ang panukalang budget ng OP or Office of the President matapos ang wala pang isang oras na deliberasyon. So napakaganda po yan mga kababayan dahil nagkasundo ang mga senador na tanggalin yung CIF or Confidential Intelligence Fund ni BP Sara at nagkasundo rin sila na bigyan ng Intel Fund ang Pangulo. So maganda yan, may pagkakasundo-sundo ang mga senador sa pagripaso sa 2024 budget ng Pilipinas. So yan lang po sa ngayon mga kababayan. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Salamat po ng marami. God bless.